paano kumuha ng police clearance na pang-national o pang-abroad? I-type in lamang sa ating address bar ng ating mga browser ang pnpclearance.ph, then hit enter at lalabas na ang police clearance website na ito. I-click ang register button. Under terms and condition, i-tick box ang all buttons, agreement, privacy and policy, then click next, then tick box again your NPC's account profile. Click next. Checkbox forfeiture of payment and cancellation of transaction and clearance printout. Click next. Check validity of clearance, renewal, valid IDs, applying national police clearance. Under na mga ito, ito po yung mga valid IDs na acceptable. Then click I agree button. So dito na tayo sa account registration page. Type in your email address. Create password, then retype or confirm password. Enter your first name, middle name, and surname. Enter qualifier. Enter gender, birthday, then tick terms and condition. Then click register. Please double check all information before you proceed. Then click save. Pagkatapos ng account registration, mag-sign in na tayo. I-enter ang email address and password, then click sign in button. So dito na tayo sa applicant's profile. Huwag pong kalimutan fill upan ang mga entry na may marka na asterisk. Pagkatapos ma-fill upan lahat ng mga entry, i-click ang Save Profile button. Dito malalaman na natin na successful na ang ating applicant's profile. Ang ating makikita na dito ang ating pangalan, birthday, sex, at address. Pwede kang mamili sa mga menu button, ang Edit Profile, Clearance, Application at Transaction. Dito piliin mo ngayon ang Clearance Application button. Dito na tayo ngayon sa Clearance Form page. Select Purpose, then select Police Station na malapit sa inyo. Pili lang ang mga police stations na meron nito. Scroll down, select Appointment Date. Piliin ang date na may highlight na kulay blue. I-click ang land bank, lalabas na ang babayaran mo na 150 pesos, then click next. At dito na po tayo sa step 3, save appointment page. Magkikita mo ang lahat ng mga notes o reminder dito para sa appointment mo. Pagkatapos ay i-click mo ang save appointment. Dito makikita mo na nakapending pa ang appointment mo. Dito sa kanan, may makikita kang tatlong button. Sa una, click to pay. Second, change appointment or police station. Kung kailangan mong baguhin ang mga ito. Pangatlo, print transaction details. Then select click here to pay button. At lalabas na ang land bank transaction details. Lagyan lahat ang mga entry na may markang asterisk. Lalo na ang account number ng ATM.
Kopyahin ang CAPTCHA Challenge at i-enter sa CAPTCHA Challenge button. I-tick box ang Term and Condition. I-click ang Continue button. At tapos ka na at magbayad ka na sa landmark. Panghuli, punta ka na sa police station na kung saan meron ka ng appointment nito. Salamat po sa inyong panonood at huwag pong kalimutan i-click ang like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga video na i-upload ko. Thank you.